Guys, welcome dito sa Resantaro. Ang reading nito ay for collective, for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective, your energy at this time. Temperance. Wow, stable ka actually. Nag-heal ka din. Na-rejuvenate ka. Yung katawan mo, yung isip mo, nahihil eh. Parang balance ka. You feel grounded, secured, stable. You feel safe. Feel at peace, relax. Or kung hindi ganyan ang naramdaman mo, magiging ganyan, no? Yung maybe mamaya o soon, no? Ganyan ang magiging energy mo. O ngayon na nga, nagiging ganyan na, maramdaman mo yung parang maaliwala sa yung pakiramdam mo, you feel secured, you feel safe, ganon. Na parang binupurify yung energy mo, tinatanggal yung mga negativity sa isip mo, sa katawan mo, tinatanggal yung mga harmful energies, negative vibrations, kung ano man yung mga tinatanggal sa'yo na pinupurify yung isip at katawan mo, energy mo. So, more information about you. Meron kong kinikip. Ayaw mong maging unstable. Ayaw mong ma-outbalance. You maintain your stability. You maintain your balance na hindi ka ma-outbalance. Seven of Cups. What's with the Seven of Cups here? Merong mga may mga gusto o merong mga tao na nagpapakilala sa iyo or nag-appear sa buhay mo o yung napapakita o napapakilala o parang kino-confuse ka nila, nililito ka nila na sila ang twin flame mo or mirror mo or meron kayong soul connection ng tao na yan. At parang nagdadala sa'yo ng ano yan eh, parang confusion, pagkalito. Oh. Kung hindi man ikaw to, yung Seven of Cups, ikaw yun eh. Pero ngayon, naklaruhan ka na din, oh. Ikaw yan. Natanggal na yung mga blockage sa isipan mo. May mga ayun, parang gusto nilang mag-present, i-present tayo yung sarili nila sa'yo. Na sila ang soulmate mo o sila ang twin flame mo. Sila ang twin flame mo, guys. Na sila ang twin flame mo. Madami to. So, malilito ka talaga dyan. Sila daw ang twin flame mo. Pero alam naman nila na hindi sila ang twin flame mo. Oo, mapanin lang. Smi, guys. Mapanin lang. Gusto ka na inangin. Alam nila na hindi sila ang twin flame mo. Pero gusto nilang i-present yung sarili nila sa'yo o maybe pinipresent na nila o pinresent nila yung sarili nila sa'yo na twin flame mo sila. O maybe through energy na pwedeng pabulong na ako yung twin flame mo. Ako yung isipin mo, ako yung twin flame mo. Or palipadhangin, no? Na gusto impression yung isip mo or else
may ginagawa talaga sila na parang yung nagkukunwari sila, pinipresent nila yung sarili nila sa'yo, no? Or gusto nila ipresent yung sarili nila sa'yo kung wala pa, no? Na sila ang twin flame mo. Actually, they're not. Kasi kung sila talaga yung totoong twin flame mo, hindi nila kailangang maging vain. Na ipilit. Kasi alam nilang hindi sila eh. So ipipilit nila yan. That's why, or maybe, may mga napapresenta niya sa'yo. That's why you're here in this hermit card. Nag-heal ka. Dahil kinonfuse ka nila. Nilito ka nila eh. Maybe ginulugulo nila yung isip mo din. Distract nila yung isipan mo. Para maguluhan ka. Para hindi mo ma-identify yung totoong mong twin flame. Kung sino ang totoong person para sa'yo. Kung sino ang tunay. Kung kasi ayan o. May mga nagpipresent ang sarili nila. Na sila daw ang twin flame mo. They're not. Kaya nahirapan ka, parang dumaan ka sa transformation. Parang nag-isolate ka. Parang naging aloof ka din eh. You search within yourself. Nag-ano ka muna, introspect. May mga inalam ka. Maybe sa emotion mo, sa sarili mo, parang dumaan ka sa transformation din dahil sa, ayan, may mga nandidistract. More clarification about this. Binubuhusan ka nila, guys. Alam ko na. Ano yan? Bulong, no? O palipadhangin, no? Yung ginagawa nila, no? Pwede yan pabulong. Witchcraft. Witchcraft yung ginagawa nila sa'yo. Witchcraft. Witchcraft. Any type of witchcraft. Basta witchcraft. Yung bulong naman at palipadahin. Witchcraft din yan eh. Basta witchcraft. Any type of witchcraft. Bakit? Gustong-gusto ka nila ng mga tao na yan? Madami yan sila na gusto kang confusing, na gusto nila i-present na sila ang twin flame. Let's see ah. Hindi naman sila madami. Ilan yung tao na yan? May tatlo yan sila. May tatlo. Yes. May tatlong tao yan. Hindi naman madami. May tatlong tao. May ginagawa sila witchcraft talaga. Hindi sila ang tunay. Paano mo malaman na tunay na twin flame mo? Maramdaman mo yon sarili mo? Hindi. Hindi siya maramdaman mo yung sarili mo, kundi dinidesire mo na mapangasawa siya. Yun ba yun? Dinidesire mo na mapangasawa? Hindi. Hindi daw ganun. Dinidesire mong bubuo kayo ng pamilya. Hindi talaga eh. Hindi daw yun eh. Paano malaman na twin flame yung isang tao? Anong sign? Sample. Para may guide ba? You feel secured. You feel stable. You feel safe. Sa person na yan, parang mafe-feel mo na mapagkatiwalaan mo siya. Oh yeah. Hindi kagaya na sa iba na parang may butterflies sa stomach mo. Na parang hindi ka komportable. You will feel comfortable pag twin flame mo yung tao na yan.
pag iba, pag peke, hindi ka maging komportable. Ganon yung twin flame. Parang you will feel at home. You feel more relaxed, secured. Parang katulad nito, pagkasama mo siya, pagkausap mo siya, eh, hindi ka natetense. Eh, hindi ka yung nakaramdam na nervyos, fear. Pagkausap mo siya, relax ka lang. You feel at home. Calm. You feel serene. You feel, ano kung kasama mo siya, you feel comfortable daw. Yun. Yun ang sign. Parang, mapagkatiwalaan mo siya kasi trust din tong King of Pentacles sa ibang card eh. Na maramdaman mo na hindi, kung mayaman ka, hindi perang habol niya sa'yo. Kundi ang makasama ka. Masaya, masaya siya at fulfilled. Kontento na makasama ka at makapiling ka. Yun ang mga sign daw. Hindi dahil sa looks mo, hindi dahil sa pera mo, hindi dahil sa status mo, hindi dahil sa kung ano pang meron ka na pwedeng habulin ng iba. Kasi sa panahon ngayon, yun talaga ang habulin ng marami. Pag mapira yung isang tao, yun ang habulin nila dun. Kung gwapo, maganda. Pero yung pagmamahal, wala. Anong hinahabol ng mga to, ng mga nagkukunwari na twin flame mo, anong hinahabol nila sa'yo? Mukha mo? Hindi. Pera mo? Hindi. Status mo? Status. Status, I don't know. Parang spiritual. Mataas yung status mo spiritually. Kasi ay priestess. So. Yung status mo. Ano yung status financially? Pwede. Financially. Pero clarified by high priestess. Pwede yung financially. Pwede yung mataas yung kakayanan mo spiritually. O marang ganun. Kasi high priestess. Pero kadalasan status mo financially. Sa maaaring mataas yung estado mo sa lipunan. Mga ganun ba? O may kaya ka. Maybe kilala ka o maganda yung buhay mo, respetadong tao ka, status eh yung estado mo sa buhay nang tinitingnan nila guys. Anong tingin nila? Opportunity din nila yun, tataas ang estado nila sa buhay pag napangasawa ka nila ng mga nagpipretend na yun na twin flame mo. Oh my gosh, tumpak talaga guys. Ay naku pa, kiss me yung buhay ito. parang maano ko maiwan. Iwan. Mga nadidiscover dito. Ay naku po. Bakit ganon ang mga taong iyan? Kilala mo ba ang mga tao na yan na nang kukonfuse sa'yo na gumagawa ng witchcraft dahil nag-ambisyon na tataas ang estado nila sa buhay pag napangasawa ka nila? Hindi mo sila kilala. Parang magago sa mga taong ganyan, no? Hindi mo sila kilala. Sila, of course, kilala ka nila. Ano ba nag-udyok sa mga yan? Bakit, dahil sa status mo. Dahil sa status mo. Pero kahit na, no? Kahit mataas mo yung status mo. Ano nag-udyok sa mga yan na nagpupush sa mga yan? Na gawan ka ng witchcraft, na lituhin ka, na umasa sila,
o mag-ambisyon sila sa iyo. Ano, nag-u-joke sa mga 'yan? Demonyo? Hindi. Yung pagiging ambisyosa nila, oh, yung pagiging ambisyosa nila, natataas ang status nila. Ismiyo? Clarify by emperor. Yung pagiging ambisyosa nila o ambisyoso kung lalaki, kung babae, ambisyosa. Yung mag-ambisyon minsan, lagay sa lugar ba, no? Yung sa tama lang. Huwag naman yung wala sa ayos na lang. Yung gagawa na ng mga ganyan para lang, ha? Yung witchcraft, hindi nga kilala ng hindi mo nga kilala itong mga to. Oh, ginagawan ka ng witchcraft dahil nag-ambisyon, natataas ang status nila sa lipunan, na status nila pag sila ang napangasawa mo. Diyos mio, buhay ito. Bakit may ganyang mga tao? Wala sa lugar mag-ambisyon. Hindi tama. Hindi tama, guys. Ay, nako. Yung totoo mong twin flame, tingnan natin ang energy ng totoo mong twin flame. Ano ang totoong energy ng twin flame mo? Tingnan natin. Ano ba ito? Upright. Upright naman. Yes, upright siya. Ay, guys, clarified by this, oh. Para bang napapaisip ng malalim itong person mo na to. Maybe may option. O nililito din siya. Nililito din to, no? Dinidistract din yung isip niya, no? Kaya napapaisip din ng malalim yan, eh. Hindi. Hindi siya nililito. Parang, binabind yung intuition niya. Oh, see? Binabind yung intuition niya o pina... Anong tawag doon? Binablock nila yung intuition ng person mo. Oh. Clarify by 8 of swords. Oh, para matingga. Para yun na, binabind nila o binablock nila para hindi maka-reach out sa spirits o kung saan man yan connected yung person mo na yan, yung totoo mong twin flame. Binablock mo na yung intuition yan, kaya parang natutulero minsan. Natutulero? Hindi. Kasi dito, parang napatulero eh, no? Parang natutulero ba? Parang napapaisip ng malalim talaga to, guys, kasi binablock nila yung intuition. O yung utak ng person, binablock nila yung utak. Yung intuition, kaya nadya-juggle nila pa. Yung intuition, binablock nila yung intuition ng person. Ginagawa nila ng witchcraft. Yung person mo, witchcraft ba yung ginagawa nila kung bakit na-block yung intuition ng person mo? Witchcraft pa rin. Mga demonyo nga yan. Na klase ng tao yung mayan. At gahaman mo. Kung hindi mataas ang status mo, hindi na mababa ang status mo, hindi yan sila magkagusto sa'yo. Kasi yun ang habol nila sa'yo, eh. Hindi yung mahalin ka. Kundi yung status mo, yung tataas din ang status nila pag napangasawa ka nila. Napakambisyosa. Napakambisyoso, no? Manggagamit. Ay. Oh, manggagamit. Oh, maingay, ha? May ginagawa ang mamsi, ha? Huwag kulit-kulit, ha? Nasa end of times kasi, kaya may mga evil talaga. Demonyong tao. Yung ginagamit nila kadimonyohan din. Ay, nako. Ibig sabihin, napiktuhan o naharm ng witchcraft ang person mo. Na ginagawa nilang witchcraft, naharm ba yung person mo sa witchcraft na ginagawa nila? Ay, oo, nakaharm. Nakaharm, guys. Iba-ibang witchcraft kasi yan, eh. Iba-ibang klase ng witchcraft, eh.
iba-ibang estilo. Di ba may palipad hangin, may pabulong, may kula, may barang, may kung ano pa, pag summon, di ba? Yan mga witchcraft eh. Yeah. Oh. Mga witches yan. Yung mga gumagawa sa inyo niyan. Ano yun? Parang kinoconfuse din nila yung person mo. Parang pinapajuggling ba? Parang nagkakaroon ng doubt yung person mo na kung ikaw ba ang twin flame niya din or hindi o iba. Ganun ba yung ginagawa nila? Ganun din yun. At para hindi maging sure yung person mo na i-pursue ka o to be with you. O mga ganun pa rin yun, na ipaglaban ka para hindi maging prosigido yung person mo na ipaglaban ka. Diba? Ganun yung mga yan eh. Tuwang-tuwa sila sa ginagawa nilang witchcraft sa inyo ng person mo. Upright ba to? Hindi mo sila tuwang-tuwa. Masaya sila sa ginagawa nila. Hindi naman sila masaya. Bakit hindi sila masaya at hindi sila tuwang-tuwa? Bakit yung ibang ginagawa nila sa inyo nagbabackfire sa kanila? Tingnan natin. Hindi naman. Anong dahilan? Bakit hindi sila natutuwa sa ginagawa nila? Mga demonyo yun sila eh. Anong dahilan? Dahil hindi nila nakukuha pa yung gusto nila. Hindi. Dahil kahit anong gawin nila, hindi ka nila makukuha. Tama. Hindi ka mapapasa kanila. Hindi mangyari yung gusto nilang gamitin ka para tataas ang status nila o estado nila sa buhay. Mga manggagamit at mga gahaman, gusto ka nilang mapangasawa para tataas daw ang status nila o estado sa buhay. Kaya, hindi sila masaya kasi kahit anong gawin nila na gawa ng witchcraft, hindi mo nga sila kilala eh. Hindi ka mapapasa kanila. Hindi ka nila maging partner. Hindi mangyayari ang gusto nila ng mga taong gahaman na yan. Ng mga witches na yan. Hindi mapapasa kanila yung gusto nila na tataas ang estado nila sa buhay. Na gamitin kanila. Hindi mangyayari yun ang mapangasawa kanila. Yun ang naisip nilang way para tataas ang estado nila sa buhay. Bakit nila naisipan na magustuhan mo sila? Bakit pumasok yun sa isipan nila na pwedeng magustuhan mo sila? Anong dahilan? Anong tingin nila? Good looking sila? Tingin nila good looking daw sila, attractive daw sila. Magustuhan mo daw sila. Mga narcissistic ba yung mga tao na yan? Sus me, you guys, mga narcissistic, mga deceitful pa. Mga narcissistic, so ibig sabihin, mga ano yan, very confident sa sarili nila. O, actually, mga insecurities sa narcissistic na yan eh. Mga deceitful, mga sinungaling pati, parang inuuto nila yung sarili nila. Pinapaniwala nila yung sarili nila sa kasinungalingan. Kaya narcissistic eh. Manipulative. Mapagmataas. Mababa ang tingin nila sa totoo mong twin flame? Mababa bang tingin nila sa totoo mong twin flame? Hindi naman. Minamaliit ba nila ang twin flame mo na totoo?
minamaliit nila kasi tinataas nila ang sarili nila eh. Tapos ginagawa nila ng witchcraft. Ano na naman yun? Sige na, labas ka na. Dali na. Yan lang. Ay, nako. See? Evil talaga sila, guys. Evil. Ay, nako. Sino ang totoo mong twin flame? Anong energy ng totoo mong twin flame? Destiny? It's your destiny. Ito walang reversal naman eh. Pag ito yung ginamit ko. Yan ang destiny mo. Yan ang nakatadaana sa'yo. Oh, ito. Itong person na to. At mukhang dumaan din sa transformation to. Ano ba yan? Nasa itlog pa ba? Nasa loob pa ba ng itlog yan? Kasi pag dumadaan sa transformation, para bang yung sa itlog, sa loob ng itlog na maging sisiyo, parang ganun ba, no? And then lalabas itlog yung sisiyo. Nasa itlog pa ba yan, yung person mo na yan? Parang nasa itlog pa, hindi ibig sabihin na pitos pa, no? Parang dumaan niya sa transformation, kung nakita niyo mayroong itlog ng dragon, ayan, no? Parang nasa itlog pa ba siya? Ganun ba yon? O nasa loob pa siya ng itlog? Ibig sabihin, dumadaan pa siya sa transformation. Hindi pa siya nakalabas dyan. Pero makakalabas na ba siya dyan? Ibig sabihin, in-improve yan. May mga nagbabago, nag-improve dyan sa tao na yan. May malaking pagbabago. Yes! Makakalabas yan sa loob ng itlog na yan. At yan na yung kasama dyan sa parang transformation, sa mga pagbabago. Yung tinitira siya ng mga witchcraft, injustice, unfair. Yan na yun. At mas lalo siyang titibay, lalakas. Tatapang, no? At madami pang mga lalabas siya na galing na extraordinary na abilities or talents sa person na nakatadhana. Sa twin flame pala. It's your twin flame. Maybe nakatadhana din kayong dalawa. Ano pang energy ng person na totoo mong twin flame? Yun, di pong group ko. May integridad to, guys. Hindi kagaya ng mga yan na walang integrity. Para lang sa status. Diyos mo yung status lang yun. Gusto nila yung mataas yung status. Dali ka na, dali ako. Dali, Ana. Pasok na. Dali na, gumawa ko eh. Kulit mo. May integridad pati to, guys. Oh, bold and daring. And nakikita niya, parang owl ba na nakikita niya yung mga ibang hayop sa madilim, yung ganun. Basta nakakita siya sa madilim, parang ganun ba? Or maybe, kasi may owl, no? Para bang x-ray yung vision niya, parang ganun. O, ano to, brave na person, may integridad pati. Alam niyo yung tao may integrity. So, ganun siya. May sound. Ano pang energy ng person na yan na twin flame mo, yung totoo mong twin flame? Oh, balance siya, guys. Alam niyo yung tama sa mali. Alam niyo yung tama sa mali o what is right from wrong. Ano ba to? Tagapag para bang ano siya eh. May para siyang ano, tagahukom. Tagahatol. Yung gano'n kasi may timbangan. Tagahatol ba yan? Tagapaghatol ba yung person mo na yan? Ito, just take only what will resonate sa inyo. Tagapaghatol ba tong person na to? Yung twin flame mo, tagapaghatol? O, tagapaghatol. Tagapaghatol. Tagahukom? Tagapaghatol, yun ang tamang term. O may basta tagapaghatol siya. Hukom. Anong tagapaghatol? Tagapaghatol sa mga makasalanan? Oh my gosh! Yes!
Tagapaghatol sa mga makasalanan. Ano yung hatulan dyan sa mga makasalanan? Kaluluwa nila. Oh my gosh! Yes, kaluluwa nila. Sa end of times o sa end of the world, di ba, tagapaghatol yan. Yan ba ang isa sa magdi-decide? O maybe, yan ba ang magdi-decide kung sino ang itatapon sa impyerno? Yung person mo na yan, yung twin flame mo. Hindi. Hindi. Hindi naman yan ang magdi-decide. Yung God. Pero tagapaghatol yan siya. Ng kaluluwa. Ano yun? Yung nang agrabyado sa kanya, yung mga gumawa ng injustice sa kanya, yun ang atulan niya. Hindi lang. So, basta tagapaghatol siya ng kaluluwa, guys. Kaluluwa daw eh. More information, angels. Tagapaghatol. O isa yan sa tagapili. Isa yan sa magja-judge ng mga kaluluwa sa Day of the Judgment. See? Hindi yan tao, yung ano mo, twin flame mo. Mataas ang position niyan sa ano eh, sa langit, no? Sa langit. Sa langit. Mataas ang position niyan sa langit. Kaya nga, siya ang isa sa taga-judge, kaya tagapaghatol. Yan, isa yan sa tagapag-judge o siya mismo ang magja-judge. Siya lang ba ang magja-judge sa mga kaluluwa? Hindi. May mga kasamaan siguro yan. O ilan sila magja-judge sa kaluluwa? Tatlo sila. Tatlo yan. So, isa siya sa taga-judge. Taga-judge sa ano, sa Day of the Judgment ng mga kaluluwa. So, kawawa itong mga ano na ito. Kasi, lalo yung magmagawa sa inyo, ay hindi yan makapasa. Lalo at witchcraft, baka hindi abutin ng Day of Judgment. Pag namatay sila, doon na idiretso sa ilalim ng lupa sa apoy yan. Kaya tingnan yung ginagawa nila ng scheme. Sugo yan, no? Sugo yung person mo, no? Sugo, no? Sugo yan. Oh, yan ang mga sinasabing sugo. Kaya na naman pinapadala yung sugo dito to learn. Mag-acquire ng wisdom. Yung mga sa pamumuhay ng tao. At may mission, may destiny. Isa yan yung destiny nyo. May destiny siya kasama mo. Yan ang destiny nyo. Yan ang destiny niya dito. Yan ang mission niya, purpose niya. Yan na nga eh. Magsama kayong dalawa. At pag-aralan yung mga ugali ng mga tao, no? O anong klase ng taong hatulan, no? Tama. See? At magaling mag-obserba yan pag mga ganyan. Lahat yan, walang makalusot sa obserbasyon yan. Tsaka yan yung perception ng mga ganyan. Kaya black na yung intuition ng ano. Nalabas ka na naman. Sige na nga. See? Baka sabihin ng mga witches na yan eh. Sila na naman yung tagapaghatol. Sa aking energy yan. Sabi ng mga witches siguro. Ako yung tagapaghatol, no? Oh, sila yung hatulan. baka nga yung naabuti ng Day of the Judgment eh. Doon na sa impyerno kaluluwa nila. Kayong dalawa, twin flame mo, ang ginagawa nila ng scheme, witchcraft. Hindi lang scheme, kundi witchcraft. Kasi nga, yung mga yan,
Kung bakit ko nasabi yun na baka sabihin nila na gano'n, no? Na sila yung tagapaghatol. Kasi nga pinapaniwala ng mga yan ang sarili nila sa sarili nilang kasinungalingan. Oh, very deceitful, very liar, very manipulative. So, kahit yung utak nila minamanipula nila. Nabaliw na. See? Oh. Bakit panalangin nila, huwag naman sana yung tagapaghatol eh. Ganun na nga eh. Kaya pinadala dito eh, para mag-observa sa mga pag-ugali ng mga tao eh. Wala makalusot dyan. Obserbasyon yan. Very wise yung mga ano na yan. Mataas ang posisyon yan sa langit. Yung twin flame, hindi malaga sa kanyang posisyon, no? Hindi mahalaga sa kanyang posisyon. Kasi bago pa naging tao yan, mataas ang posisyon yan sa langit. Hindi na mahalaga sa kanyang posisyon dyan eh. Wala sa kanyang posisyon yan. Hindi mahalaga sa kanyang status ba? Status. Hindi mahalaga sa kanyang status eh. Hindi mahalaga sa kanyang status. Mataas na status yan. Kaya sa langit pa yan siguro. Kunin nyo na lamang guys kung ano yung makaresonate sa inyo. This is a general reading. So, yan. So, ano yung message ng angels for you? Oo nga. Kahit dito sa mundong to eh, hindi naman mataas yung status ng person mo. Ganun naman talaga masugo eh. Kahit kay Jesus Christ, di ba? Hindi naman talaga mataas yung status ng mga ano na yaman. O makakain siguro ng maayos. Yung mga ganun ba? Kasi they're on their journey. No? To learn, to acquire wisdom. Yun naman ang mission ng mga yan eh. And yung magampanan, yung destiny, yung mission, purpose. Kanya ng mga sinubo dito. Hindi ibig sabihin na pinadala sila dito para magpayaman at mag-enjoy sa buhay at mag-hayahay. Mag-ano? Magpakasarap. Magpakasaya. O, kasani na yung minsan siguro may sarap sa buhay o may masaya din. Hindi na puro yung mag-gain experience or knowledge or wisdom or ano, 'di ba? Kasi para balance naman ba, no? Kasi mape-pressure din 'yon, no? Kahit na sino naman, kung puro na lang challenges at puro na lang may mga pinagdadaanan na mahirap dahil sa acquire ng wisdom. So, ibig sabihin, alam na nitong person mo lahat ng strategy, ugali, schemes ng mga tao sa mundo to. Alam na niya. Na-share pa niya yan sa ibang tao, no? Yung mga schemes at mga na-reveal niya pa yan, ganun yung masugo. Na-reveal niya yung mga katotohanan, no? Behind the mask, yung mga nakatago sa iba para aware din yung iba, no? Para yung mga walang alam ay alam din nila. Yung mga parang nakapiring yung mata ba, alam nila. See, para alam nga daw nila ng mga parang binubulag ba, no? Parang binubulag sila ng kasinungalingan ng iba, ng manipulation and deceit na sa ganun ay hindi nga mabiktima. At yung mga sugo at mga pinadala na yan, o kay chosen one, ay may care yan sa kapwa nila, pero ibahin niyo yung ano, yung mga evil na yan at hindi dapat mag-care dyan. Kasi samantalahin lang. Kahit siguro masama ay may care pa rin sila. Pero iba na yung tinatawag na witches o mga masasama na yung maitim ng budi. Iba na yan talaga guys. At gumagawa sila ng mga scheme at masama kasi kailangan yun sila hatulan din talaga. Well, gulat yung mga yan. Pero yung kung
maka ano yun sila, maka tawag dito, yung masilaya nila, yung masilaya nila ang Day of the Judgment. Ito bang magawa ng witchcraft sa inyo? Masilayan pa ba nila? O ma-experience nila yung Day of the Judgment? O ma-experience pa nila yung Day of the Judgment? So baka buhay pa yan sila bago mag-end of the world. Ano yan? Itong person mo ang mag-judge din sa kaluluwa na magumawa ng mga ano? Witchcraft sa inyong dalawa? Siya nga din. Ibig sabihin, hindi pa yun itatapon para basta-basta sa ano? Sa apoy. yung person mo pa, no? Yung person mo o yung twin flame mo. Ito guys, hindi ko kayo pinapaniwala, pinipilit na maniwala, no? Nasa inyo na yan. This is a general reading, okay? General reading po ito, so... Sino ang ating guide ngayon dito? Tingnan natin kung may guide na angel. Kung wala, di spirito. Meron pa ba ang angel dito ngayon? So, meron naman. Si Nathael, sino pa ba ang nag-guide dito ngayon? Si Hia. Oh. Huaya. Ay, ito. Reverse to. Sali pa kaya yan? Ay, sali to. Sali. Ito yan siya. Yan. Radio. Sino bang nag-guide nitong reading na to ngayon? Sino nag-guide? Si Michael. Si Angel Michael, guys. Si Angel Michael. Si Michael. Di ba kilala na angel yan? Perseverance at napakatapang na angel yan. Yan ang nagtaboy o yan ang nagtaboy kay Satanas, di ba? Si Archangel Michael. Perseverance, success in conflict, overcoming adversity. Siya, longevity protects against infirmities. Huwaya. Submission to higher order identifies traitors and destroys their plans. And si Nathael, rejuvenation, obtains the mercy of God and gives long life. Ibig sabihin, lahat ng pamilya ng person mo, saan mapupunta, muling mabubuhay. Kasi pamilya nila yung person mo eh. Yung tinuloy mo. Lahat ng muling mabubuhay. Yung pamilya ng person mo. Oh, kasi siya naman ang magja-judge. O, di ba? Siyempre, pamilya niya yan, guys. Mabait man o hindi sa kanya yan, ay pamilya niya pa rin yan. Maglangot man yung buot niya kung nasa impyero yung pamilya niya. Okay, si pamilya niya pa rin yan. Siyempre, maawa nga yung isa kong pamilya nandun sa impyerno. Kawawa na, baka babaan niya pa, tsaka kunin. Ay, yung pinsan ko, ba't nandun sa impyerno napunta? Parang ganun. Kukunin niya yun dun. Kung meron siya pamilya. Meron pa pamilya yung person mo, yung twin flame mo na nasa impyerno? Wala. Ewan ko kung may pinagtatapo na ba nasa impyerno. Tingin ko, meron. Pero, di ba yan yung place na kung saan hatulan yung mga evil at mga demonyo. Di ba? Evil na tao, demonyo tao, kung man nila lang na demonyo, basta evil, no? Demonyo. So, ayan. Walang perfecto, pero meron kasi mga masasama na talaga eh. Yung evil na tinatawag na. At demonyo na, no? Na kailangan parusahan talaga. May pamilya ba tong person mo na o yung twin flame mo na evil din? Meron din eh. Meron din. So, ibig sabihin, pagka niluwas
niluwas. Sinave ng person mo yung ano, yung pamilya niya na evil na yan. Unfair yung person mo. Hindi naman. ano yun? Ano ibig sabihin? Mahal niya lang yung kasi yung pamilya. Siyempre, pamilya na yan kasi. Kahit evil pa yan. Pero, lahat ng pamilya niyan, masisave, no? Eh, siyempre, maano naman yun, hindi niya yun matiis na itapon niya yung pamilya niya. Yung naging pamilya niya dito sa lupa, na matapon dun sa imbyerno. Kasi pamilya niya pa rin yan. So, yan, ganun. Mag-away man sila, ay pamilya niya pa rin yan, guys. Di ba? Of course, ikaw din, masisave. Kasi twin flame ka niya eh. Pero depende pa rin, no? Hindi natin masasabi. Malamang. Ano ba yung origin mo? Tao ba ang origin mo? Pwede. Palang pa to yun. Upright ba to? Pwede. Pwedeng tao. Pwedeng ano. Ano yung origin mo? Human? Ah, human. Oh. Human ang origin mo. Pero twin flame mo siya. So, ibig sabihin ng twin flame, meron kayong same path ng person mo na yan. At yung person mo na yan, masisave ka din kasi magsasama kayo niyan eh. Natural, masisave ka. Maging asawa mo yan eh. Oh, matiis ka ba niyan kung itapon kasi impyerno? Nuwari, tatlo daw sila mag-judge eh. Nuwari, may isipan ng isang taga-judge na itapon kasi impyerno. Sabi niya, wag. Nag-asawa ko yan. O, diba? Powerful ba yung twin flame mo? Nasa langit, powerful yan. Makapangyarihan yan siya. Makapangyarihan yan siya, oh. Yan ang magkakaroon ng union sa inyo. Sa langit yun, makapangyarihan. Pero dito sa lupa ay tao siya, no? Tao siya. Yan yung mga pinadala kasi. So, ayan. Nasa inyo na yung paniwalaan yung mga ganyan, ha? Eh, ito yung sinasabi ko, general reading ito. At sa mga hindi makaresonate, just take it as inspiration. Yan. Sa hindi makarelate, sa nawirduhan sa reading, just take it as inspiration. So, dalawa. Twin flame or mirror mo. Twin flame yan, twin flame. May same path kayo, twin flame. Destiny mo nga. Same path. See? Oh, sasucceed yan. Magiging positive yung mga mangyayari sa inyong dalawa niyan. Para bang may journey kayo together na masiyahin kayo, aktibo, and bold and daring kayo, confident, enjoy niyo yung buhay niyo together. Na-impress. Maging asawa mo nga yan. Meron pating 10 of Pentacles kanina. Ano pa maging buhay niyo yan? Ng twin flame mo na yan. Let's see. Clouds. Ah. Maging harmonious yan kasi may number 6. Peaceful. Protected from any evil influences. Pag nagsama kayong dalawa, hindi makapenetrate itong mga evil na to o mga demonyo, kung ano man yan. Kasi puprotektahan kayo ng God, no? Puprotektahan kayo ng God sa mga ganyan. O, God mismo ang puprotekta sa inyo.
para masaya kayong magkasama. Masayain kayo, enjoy yung buhay nyo. Kahit meron pa kayong mission yan. Ako, ano man yung mission ninyo, ang dalawa. So, ayan. Ano ba yung feeling sa'yo ng twin flame mo? Kilala ka na ba niyan? Oo, kilala ka na niyan. At dinidepensahan ka niya? Pwede. Pwede pa palang pa yun, ha? Pinoprotektahan ka niya? Pinoprotektahan ka niya! Kasi merong 9 of wands, oh. Pinoprotektahan ka din niya. Sa abot ng kanyang makakaya. Hindi. Pinoprotektahan ka niya spiritually. Pwede. Pwedeng spiritually. O kahit sa panalangin. Through panalangin. Through panalangin, guys. Pinoprotektahan ka niya through panalangin. Pinapanalangin niyang protektahan ka. Kasi alam niya yung inatake ka. Yes, kasi alam niya may mga naatake sa'yo din. Ayan. Kasi siya inaatake din eh. Ng mga evil eh. Hindi lang evil na mga kung ano-anong espiritu yun, ha. Kundi yung mga evil na tao, yun ang atake siya, mga witches sa inyo. Pinapanalangin kaya, pinaprotektahan kanya through panalangin. Through panalangin. Alam mo, pinaprotektahan ka ng person mo? Alam mo eh. Yes. Alam mo. Alam mo, nararamdaman mo siguro, ano yung nararamdaman mo na pinaprotektahan ka ng twin flame mo? Nararamdaman mo na pinaprotektahan ka ng twin flame mo kahit sa panalangin. Hindi naman gagawa ng ano yun. Kung ano-ano mga kadimunyuhan. Siguro. Ano yung through panalangin. Pinoprotektahan ko niya through panalangin na inihiling niya sa God na protektahan ka. O pinapanalangin niya. Eh, hindi. Pinapanalangin niya o nanalangin sa, siya sa God na protektahan ka. Yeah. Na protektahan ka. Sa mga, ayun yung mga nang atake. Sa mga humaharang sa'yo. O yan, tama. Natanggalin ang mga blockage. Oo. At yung mga nang atake sa'yo para strong ka. Para magsama na din kayo. So that you will be together. Makikita nyo Leon at yung babae, no? Yan. Para magsama na kayo. Para mag-build up kayo ng strong bond. Ang matibay na relationship, ganun yung buuin ninyo. At makapag-umpisa na din kayo, no, ng relationship. Pinoprotektahan ka niya eh. Hindi lang dinidepensahan, kundi pinoprotektahan ka niya. Through panalangin. May iba pa bang ginagawa yan para protektahan kayo ka ng person o ng twin flame mo? May iba pa ba? Mukhang may iba pa siyang ginagawa, guys. O, parang ginagawa niyang lahat. Ginagawa niyang lahat. Para maprotektahan ka. Ginagawa niya lahat para maprotektahan ka. Kasi alam niya na twin flame ka niya, no? Alam niya, no? Alam niya kasi twin flame ka niya, eh. Kahit may mga nagko-confuse sa kanya na parang pinapalito siya o binubulungan o palipadhangin kung ano may ginagawa nila. Na scheme. Na mga witches na yan. Alam niya, eh. O. Kahit may na-atake sa kanya, pinoprotektahan ka pa rin niya. Ikaw ba, pinapanalangin mo ba? Yung twin flame mo na safe la, safe siya palagi? 50-50 man to. Oh, mukha nga. Palang eh. Well, ano ang feeling sa'yo ng twin flame mo? Talagang hindi nila mapigilan itong desire ng person mo, ano, twin flame mo. Hindi nila makontrol yung twin flame mo eh.
talagang ito talaga ang gusto nyo. Yung malaya kayo guys, no? Yung freedom kayo na magsama, nabubuo ng pamilya. Yung mamuhay ng kumpleto, magkaroon kayo ng anak, mamuhay na ng masaya. Dahil sa mataong gahaman guys, dahil sa mataong parabang gutom sa mataas na status. Ako ba bakit mahalaga sa kanila yung status? Talagang mataas yung status. Para may ipagmayabang sila. Dahil para may ipagmayabang sila, ganun yung mga taong yun. Kaya gutom sa status. Diyos mio, mga tao na yun. Oh. Dahil lang para may ipagmayabang. Ayan, but. Ay, nakong buhay ito. Bakit ganyan? May mga ganyan. Gutom sa isa status. Para ano? Para daw may pagmayabang sila. Gusto nila mataas yung status nila para may pagmayabang sila. Bakit wala ba sila may pagmayabang? Meron naman. Narcissistic pa nga sila eh. Ubod ng yabang eh. Nakabas kanina. Ano iniisip mo yun ng twin flame mo sa'yo? Overthink sa'yo. Huwag magpaka-stress para hindi magkaroon ng anxiety, para hindi ma-pressure yung isip, para hindi mapagod yung isip niya, kakaisip sa'yo. Relax lang siya ba? Relax. Relax niya yung isip niya. I-heal niya yung isipan niya. Yan. Relax niya lang. I-heal. Pero, hindi yan sumusuko. Pinoprotektahan ka pati ng twin flame mo. Two of swords. Niisip niya din na huwag ka may stuck. Niisip niya na baka maano ka na naman ba? Mapa-confuse at mapa-stuck. Ma-influensyan yung isip mo? Oo. Yun ang iniisip niya eh. Baka pag binuhusan ka na naman o ginawan ka ng witchcraft, parang mapisti ka ba? Ayun o. May death card na magkasakit ka o ma-confuse yung isip mo. May stress ka, yung magkaroon ka ng anxiety, ma-depress ka, mag-overthink ka, mapagod yung isip mo, kakaisip, dahil ma-confuse ka eh, no? Kasi alam niya kinu-confuse ka din eh. Alam niya may ginagawa ng mga witchcraft ito, mga witches nito eh. Baka masaktan ka, ayaw niya yun eh, kaya pinoprotektahan ka niya. Ayan ang tunay na nagmamahal sa'yo. Yan ang person na yan. Yung twin flame mo, yung totoo mong twin flame. Malalaman mo na yan ang totoong nagmamahal sa'yo. Malalaman mo yan. The tower. So the tower here. Iniisip ka pa rin niya. At mahal ka pa rin niya sa kabila ng may nag-end sa inyong dalawa. Oh, kahit na stagnant na yung connection ninyo. So, ibig sabihin, ex mo yan siya. Natenga yung connection nyo ngayon. Ayan. So, ito na lamang guys. Ano ba yung nagustuhan sa'yo ng twin flame mo? So, you're in a twin flame separation right now. Soon, kailan ba ang twin flame reunion sa inyo? Malapit na ba? Mukhang malapit na. Yes. Mukhang malapit na ang twin flame reunion sa inyo. Dalawa. Ano na gusto sa inyo ng twin flame mo? Brave ka kasi color red, oh. And, prosigido, determinado.
Maraming mahilig ka mag-travel. O may goal ka, may ambisyon ka, may pangarap ka. Willing ka mag-sacrifice in order for you to live your to live a life na pinapangarap mo o gusto mong buhay. Maybe para magbago yung buhay mo o para mamuhay ka ng pinapangarap mong buhay. Ano pa? Ano gusto mo sa'yo? O maybe magkaiba kayo ng place. Magkalayo kayo dahil sa distance. Pwede din. Baka iba yung nakasanayan mo sa lugar ninyo, iba din yung nakasanayan sa lugar nila. Yung ganun ba kasi may distance eh. So ano pa yung nagustuhan niyan sa'yo? Dahil nag-emotional ka, nalungkot ka, o nagluksa ka nung hindi na kayo nag-uusap, nung wala ng communication sa inyo, nung tahimik na kayo na ina-isolate nyo ng sarili nyo sa isa't isa dahil doon nyo napatunayan na mahal mo siya. Ganun ba yun? Oh, yeah. Dahil doon nyo napatunayan na mahal mo siya. Lalo kung sorry ka sa kanya. Kung may mali ka man. Minsan kasi sa relationship, may hindi may iwasan yung may masabi na masakit. Ganun ba? So, lalo na kung pinaramdam mo sa kanya na nagsisi ka. Di ba? So, na nanginayang ka sa kanya. Yun. Ano pa nagustuhan yan sa'yo? And para bang ano ka din with a hermit? Loner? Aloof? Pero combination to eh. And nag-introspect o intuitive ka? Pwede din. Ano pa nagustuhan sa'yo ng person mo? Yung nalungkot ka nung wala siya? Oo. Yes. Nung nalungkot ka nung naging defensive siya. So, nalaman niya yun. Nalaman niya yun na nalungkot ka nung naging defensive siya. Nung pero yun pala kay Mina, ni Pula lang pala ng situation yun, no? Yung mga utak ninyo ng mga witches. O kung ano man ang reason. Maybe it's not the divine timing at that time. That's why ganun ang nangyari sa inyong dalawa noon. O kailangan nyo munang mag-separate dahil may mga kailangan kayo matutunan kanya-kanya sa buhay ninyo na hindi nyo kasama yung isa muna, no? May matutunan kayo sa buhay na separated kayo, ganun. And then you will be together because naka-destine kayo eh na magsama ulit at yung magsama talaga kayo yung bubuoy ng pamilya. So, ito na lamang guys for collective reading sa mga baguhan po dito sa aking channel. Please do subscribe at po ninyong kalimutang i-click ang bell button na sa ganun naman notify kayo sa mga susunod na videos niya upload ko at paki-like naman po. At paki-comment na din sa ating comment section box lalo na sa mga naka-resonate sa reading na ito.